Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Si Santa Lucia ay isang tunay na sagisag ng Pasko sa ibang bansa sa Europa. Ang kanyang kapistahan ay December 13. Isa sa pinakaunang kinilalang santa ay si Santa Lucia. Mula pa noong ika-anim na siglo, ay pinararangalan na siya sa simbahan sa Rome dahil sa katanyagan ng kanyang pangalan at ng kanyang buhay na nagpasalin-salin sa kwento ng mga Kristiyano. Tinatayang nabuhay si Santa Lucia noong taong 304 sa Syracuse, Sicily, isang lugar sa Italy. Ayon sa kasaysayan ng kanyang magiting na kamatayan, si Santa Lucia daw ay naglakbay para magdebosyon sa libingan ng isa pang santa, si Santa Agnes na patrona ng Catania sa Italy. Habang daan papunta siya doon, ay nagpakita kay Santa Lucia si Santa Agnes at sinabi niya na sa pamamagitan ng dalisay na pagmamahal ni Santa Lucia sa Panginoon, pagpapalain ng Diyos ang Syracuse, ang kanyang sariling bayan. Nang umuwi si Santa Lucia, ipinamigay niya sa mga mahihirap ang salapi na nakalaan para sa kanyang pagpapakasal at nagpasya siya na maging isang birhen o dalaga habang buhay. Ano ba muna ang kahulugan ng birhen o dalaga sa kaisipang Kristiyano at lalong-lalo na sa hanay ng mga banal na tao? Ang isang birhen o dalaga ay isang babae na gumawa ng hakbang upang italaga ang buo niyang buhay sa pagmamahal sa Panginoon lamang. Hindi siya mag-aasawa dahil ang kanyang puso ay iniaalay lamang niya kay Jesus. Noong panahon ng mga unang Kristiyano, maraming mga dalaga ang nanatiling birhen bilang tanda ng kanilang pagmamahal at espiritual na kasal sa Panginoon na siyang tanging esposo ng kanilang puso at kaluluwa. Sa panahon natin ngayon, siguro ay maituturing na ang mga madre o mga babaeng na manata sa Diyos at hindi na ikasal kailanman. Yan ang mga banal na dalaga o birhen sa ating panahon sapagkat ganito rin ang layunin ng kanilang buhay. Sa desisyong ito ni Santa Lucia, nagalit ang kanyang kasintahan noon at isinumbong siya sa mga hukom. Ninais niya na pagsamantalahan ang kagandahan at kadalisayan ni Santa Lucia. Hindi naman ito naganap dahil sa isang himala. Naging napakabigat ng katawan ng santa at hindi nila ito mabuhat o magalaw man lamang. Kaya nang huli ay isinailalim si Santa Lucia sa labis na pagpapahirap. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, patuloy siyang nanalangin at nagpahayag ng kanyang pagmamahal kay Jesus. Nilaslas ang leeg ng santa, subalit hindi siya namatay hanggat hindi siya nakatatanggap ng huling komunyon. Namatay si Santa Lucia sa panahon ng pagtuliksa ng mga Kristiyano sa ilalim ng emperador na si Diocletian. Sa uri ng pahirap at kamatayan na dinanas niya, si Santa Lucia ay isa ding martir. Sino ba ang martir sa hanay ng mga banal? Ano ba ang kahulugan ng pagiging martir sa kaisipang Kristiyano? Kapag narinig natin ang salitang martir ngayon, may negatibong kahulugan ito lalo na kung ang ibig sabihin ay isang tao na masyadong matiisin, kahit alam niyang inaapi na siya, kahit alam niyang niloloko na siya. Pero sa simbahan, ang isang martir ay isang saksi, isang witness, isang taong nagpapatunay ng kanyang katapatan sa pananampalataya kay Jesus kahit sa gitna ng maraming pagsubok at paghihirap. Ang isang martir ay handang magbuwis ng sariling buhay para ipakita na walang mas mahalaga sa kanya kundi ang mapalapit sa Panginoon.
May mga martir na nagdusa ng iba't ibang pahirap ng katawan. At dahil dito ay namatay para sa kanilang paninindigan. Ang tawag dito ay Red Martyrdom dahil sa pagdanak ng kanilang dugo. Meron namang mga naging martir na pinahirapan ng mga kaaway nila pero hindi namatay agad o hindi talaga pinatay kundi para maghirap lamang. Ang tawag dito ay White Martyrdom dahil bagamat nabuhay sila, katakot-takot na dusa ang kanilang dinanas at walang takot na tinanggap alang-alang sa pag-ibig kay Jesus. Walang takot na naging saksi si Santa Lucia sa kanyang pinaniniwalaan bilang kalooban ng Diyos. Hindi hadlang ang kanyang kabataan at ang kanyang pagiging isang babae upang harapin niya ang mga taong tumutuligsa sa kanya at ipakita sa kanila na matapang at matatag niyang susuungin ang anumang balakid upang matamu niya ang kanyang mga pangarap na pakikipagkaisa kay Jesus at pagtatalaga ng kanyang buong sarili para sa kanyang Panginoon. Marami ngayong mga simbahan at monasteryo sa Europa na nakapangalan kay Santa Lucia. Siya rin ay patrona ng mga may sakit sa mata. At minsan, ang simbolo ni Santa Lucia sa kanyang iconography o mga larawan ay hawak-hawak niya ang kanyang mga mata. Ito po ay galing doon sa kaisipan na ang Lucia ay nangangahulugan ng liwanag at ang mga mata ay sagisag ng liwanag ng ating katawan at kaluluwa. Ano naman ang hamon ng buhay ni Santa Lucia sa atin ngayon sa panahon ng Adbyento? Tinatawag tayo ni Santa Lucia na maniwala sa kakayahan ng mga kababaihan at ng mga kabataan na panindigan at ipaglaban ang kanilang pananampalataya. Ipagdasal natin ngayon ang mga magigiting na babae sa ating pamilya na nagpapatnubay sa atin sa kanilang buhay. Hikayatin din natin ang mga kabataan sa ating mga pamilya upang maging seryoso sa pagsasabuhay ng kanilang katapatan sa Panginoon. Ngayong Adbyento, maging martir, maging saksi, buhay na saksi. At tularan natin si Santa Lucia sa paninindigan na ialay ang ating buong buhay sa Panginoong darating. Amen.